Ayan, natulog pa siya eh. Kilala niya pala eh. Parang. Ha? Mga kababayan, no? After namin sa San Carlos, andito naman kami sa Dagupan dahil nandito si Mylene ngayon, araw ng kanyang check-up. So, ang pumik-up kaya Mylene, mga kababayan, si Risky at saka si Mons Channel. Doktora daw. Diyos, tapos magbibigay din ako ng budget niya, no? So, yun mga kababayan, mga kabarangay, kumusta po kayong lahat? So ako nga pala si Mons Channel at kasama natin si Kuya Riz Motovlog. So nagtataka kayo kung bakit kami yung host ngayong araw na to sa video ni Daddy Frankie. Kasi yun, nagkasabay kasi yung lakad. So, naging dalawa yung obligasyon namin ngayong araw na to. Si Daddy Frankie po ay nandun sa isang location dito rin po sa Pangasinan dahil yung matanda na na-rescue namin. So, ngayon din po yung araw na kukunin siya nung sasalo sa kanya dito sa lugar ng San Carlos, Pangasinan. At kami naman, nandito kami ngayon sa lugar ni Ate Mylene, kung natatandaan nyo po yung depressed kababayan natin na nakatira sa tangkal ng baboy. So hanapin nyo na lang yung video noon kung gusto nyo mapanood at hindi pa kayo familiar sa tinutulungan ni Daddy Frankie. Ate Mylene, andyan po sa mga videos ni Daddy Frankie. So ayan, ngayong araw na to, nandito kami sa lugar ni Ate Mylene para kunin siya dahil dadalhin namin siya sa hospital dahil ngayong araw na to ay schedule ng kanyang check-up. So ayan, kasama din po namin ngayon si Kuya Freddy, yung kapatid ni Daddy Frankie. So siya yung mag-a-assist sa amin ngayon. So ayan Kuya, punta na natin. Yun. Oo, sige. Tsaka kakausapin pa natin yung pinsan niya kung naandyan eh. Hanapin natin para makasama rin natin papunta dun sa hospital na pag-check up niya. Sige, check natin kung naka-ready na sila kasi ang pagkaalam ko na-chat na ni Brother Ken si ate. So, let's go. Let's go. Yeah. Ayan, si Kuya Freddy, kapatid ni Daddy Frankie. So at ayun yung tinitirhan ni Ate Mylene. So check natin Kuya kung naka-ready na. Ayun, naka-ready na kasi dun sa pupunta natin sa hospital, kailangan natin mas maaga. Oh, kasi maraming nakapila, naka-schedule ngayon. Ay, ayun si Ate. Ate Mylene, nakatutulog po yata. Mukhang wala pa yung nag-aalaga sa kanya dito, no? Ayun, nakatutulog pa siya eh. Ito po si Ate Mylene, yung inalagaan ng Team Daddy Frankie na nakatira dito sa tangkal ng baboy. Wala pa si Ate, yung nag-aalaga sa kanya. So, mas maganda siguro puntahan muna natin si ano? Si Ate. Alam mo ba yung bahay, Kuya? Ay dumano sa may parang pila-pila-pil na yan. Sige, tara. Ang pasensya na medyo malikot yung camera natin kasi wala tayong tripod. Hindi ko alam eh. Hindi pa nakarating dito. Eh, pabo. Naka-ready na ba yung test? Opo, naka-ready na. Hindi nakapasama sila. Sige lang, okay lang kasi yung sasakyan nating dala ngayon, maliit lang. Kasi si Daddy Frankie nandun sa isang location kasi may dadalhin kaming matanda din na ni-rescue namin.
Oh, kaya hindi siya ngayon kasama dito. Oo. Baga mamaya na lang siguro doon sa hospital siya pupunta. Kami muna yung sasama sa inyo kay Assis. Kasi maka-escape siya. Ah, wala na siyang gamot eh. Pero ano te, kumusta naman yung ano, may development naman? Bumait naman siya, basta kung bakit mo sasabihin ko, kumusta na sunod siya, pero hindi ko kanina, ano, lagi nila akong sinasabihin. Mm-hmm. Pero palagayin nyo ngayon, te, pagbubuhatin tayo o maglalakad siya? Maglalakad siya. Halimbawa, bubuhatin natin. Pwede naman natin. Wala na sa akin. Ha? Ah, kilala niya pala eh. Antayo ka na, Auntie Maylin. Dali na, doon na tayo sa sasakyan. Dahil tayo, nagsisikot tayo kay doktora. Dali na, hindi ka nabangon. Abay dyan si Auntie Maylin eh. Dali na. Saglit lang tayo. Sasakyan tayo sa sasakyan. Driver siya, yun yung driver. Ay, mabay dyan si Auntie Maylin eh. Tara, tara na, Ate May. Tara ka na. O, ba ito sindong, o, tingnan mo. Makikita mo sindong. O, day off niya ngayon. Tara ka na. Tara na, Ate Maylin. Wow. Bagong ligo pala si Ate Maylin eh. Sa'yo pupunta tayong Tagupan ngayon. Oo, sabi mo. Yun ang mga kabarangay, medyo si Ate Maylin. Umano na, medyo umano. Tumaba-taba na yung mukha. Tsaka ano. Dali na, labang ka na. Si doktora, nado na si doktora. Kailinik ka na. Huwag ka na. Sabi ko sa'yo, ano, hindi ka kaya buhat eh. Ay, yung relo niya, yung relo. Hindi ka na. Akay na lang. Babaray ko dito. So, hindi ka na. Dali na, huwag ka na magpabibig. Hindi kita magbubuhat. Yan, sige. Lakad na lang tayo. Hindi ka na. Sige, last na. Hindi ako na magdala niya. Lakad na lang. Ah, maglalakad na yan si Ate Maylin. Lakad na lang. Ayun yung kapal. Oh, doon na. Kabila. Yung parang. Ganito po yung ano kadalasan na kapag pupunta kami dito para dalhin siya sa ospital or ipapa-check up. So kailangan talaga buhatin siya. No, pero kapag pauwi naman or galing na doon sa check up, so siya na yung kusang bumababa sa sasakyan para bumalik doon sa kanyang ano hinihigaan. Natulog na. Di may lang upo ka sa dito. Upo ka muna daw. Dali, ano yung driver? Yung driver natin. Ito pa sandali mo rin. Ha?
Ayan. Ano ka? Ayan. Hiningal ako. Hiningal ako, Kika. Tito, sige. Sige, kagawad, Fred. Kasama natin. Mano na din yung pagbabago na? Malaki na? Opo. Diba, hindi naman siya nung ano nagawa. Diba, nung una, pangalawa, nawawala siya. Ngayon. Ano, sinabi ako siya kanina. Kampate na rin siya. Siyempre, na ginagamot eh, para ang gano'n yung ate. Jesus ko po. Tapos pang naligo yata ni ate, ano? Opo, ano, pagka niliguan ko siya, ano, every other day. Tapos pang naligo na, ayos na. Ay, walang alkohol, wala silang alkohol. Ito po meron kaya lang spray ito. Eh, friends, paano na lang? Gustong gusto ni Ate Maylin yung alkohol. Alkohol, para sa kamay. Isa, o. Mag-thank you ka. Okay. Mag-thank you ka. Mag-thank you ka. Wala natin lahat. Teh, kumusta naman si Ate Maylin? Ano po yung mga pinagbago simula nung ano? Na-check up siya, nabigyan siya ng gamot. Nung pangatlong check up niya, na nakapag-take ng gamot, talagang sumusunod naman siya sa akin, nakikinig, hindi na siya yung nagwawala. Pag ayaw niya, hindi na, sumusunod na siya. Bait naman. Okay, tuloy-tuloy lang. Sira, ikaw tayo si natin. So, dagupan pa tayo, Tino? So, dagupan pa. So, medyo malayo pa dito. Ayan, abangan nyo po. Taposin nyo po yung video na to kasi doon po namin tatagpuin si Daddy Frankie. So ayan, andito na kami ngayon sa ano, Dagupan. Malapit na tayo sa ospital na kung saan eh andito yung specialist ni Ate Maylin. Ito ba yung kuya? Yeah. Ah, ito. Specialist Group Hospital Trauma. Ah, ito. Ayan, dito pala si Ate Maylin. Ayan, check muna ni ate yung schedule ni Ate Maylin kung ano oras. Ano tayo, kumusta yung ano doon? Schedule, ano oras daw? Bago eh. Pangilan tayo? Hindi yung dati. Ngayon pangilan siya? 29 siya ngayon? 29 ngayon. Noong last month ba yun? January 6. Matatagalan pa pala dito, mga ilang oras pa maghihintay dito, baka abutin kami ng hapon kasi ang dami pong tao kanina doon sa taas, doon sa psychiatrist ni ano, ni Ate Maylin. Ano, hintay-hintay na kami dito ng medyo matagal. So ayan, kararating lang nila Daddy Frankie dito sa hospital at dito na nagtagpo, no, kami. At galing sila sa isang mission,
yung turnover doon sa isang matanda. Ayan, ang driver for Sabla ay si Daddy Frankie. After namin sa San Carlos, andito naman kami sa Dagupan dahil nandito si Mylene ngayon, araw ng kanyang check-up. So, ang pumik-up kaya Mylene, mga kapabayan, si Risky tsaka si Mons Channel. Mons, kumusta sila? Medyo matagal pa dun sa pila kasi number 5 pa lang yung natatapos, number 29 tayo. Kaya siguro abutin siguro tayo dito ng hapon. Okay lang yan. Okay lang. Wala tayong magagawa. So, yan, nililipat namin si Ate Mylene dito sa malaking sasakyan. Dahil doon sa kabila ay medyo masikip. So ito talaga yung ginagamit namin. Kaya lang, dahil dalawang mission ngayon, kaya nagdalawang sasakyan. Kaya ito, ililipat namin siya dito sa... Lipat natin kasi hirap ka. Halika, lipat tayo dito para hindi ka kawawa pag chinelas ka. Lalimito nga pa yun, ha? Lalimito sa kanya to. Lipat tayo. Good. Lipat tayo to. Mabait na si Ate Mike ngayon, mga kababayan. Ayan na yan, si Trek. Dito ka na lang, dito ka na lang. Dali, up yan. Tayo, tayo, Ben, tayo. Namiss niya si Daddy Prangy, naglalamping eh. Okay, balik natin. Iayos mo ito yung sasakyan. Mangga te. Kumakain mangga si Ate oh. Wow. Ate tayo te sa mangga. Oh, masarap yung mangga. May baon pala siyang mangga no kuya. Meron yung ano yung diyan main ko diyan. Magaling na si Ate Mylene. And after ng tatlong oras mahigit namin na paghihintay, oh, 4 hours siguro. So ayan, tinawag na rin si Ate Mylene. Nasa 4th floor kasi yung clinic ng kanyang ano, psychiatrist. So nakaidlip na rin kami dun sa sasakyan sa, dahil sa paghihintay. Si Daddy Frankie hindi na bumaba kasi masama yung pakiramdam niya. Kasi kanina sobrang pagod din nun. Kasi hinatid pa nila yung matanda na na-rescue namin sa Cavite. Yun, kasama na namin yung kapatid ni Daddy Frankie na si Kagawad Freddy. Mag-wheelchair daw siya. Magkano wheelchair? Magaling din na lang. Ano? 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 Ano?
Wheelchair sabi niya. Gusto niya sumaka sa wheelchair. Siya na nagpindot sa elevator. Hindi na rin siya nagwawala ng pag... Hindi na po din siya nagwawala. Misal lang is... Papabuhat lang talaga. Pero nakaraan. Nagwawala po, doktor. Nung una pangalawa na niya, ayaw niya magpabuhat. Ngayon talaga, nagpabuhat pa din siya. Pero as in, talagang parang nagpabuhat lang. Hindi siya maingay, hindi siya nagwawala. Kaya na niyang magkakayan. Sige, tawagin mo. Tatype na lang siya ko eh. Hindi, papasok mo. Hindi na kasi yung wheelchair eh. Pag-inoksap ka ni doktora, sagot ka ha. Ay, doktora. Si doktora daw. Maganda si doktora, ano no? Anong color yung damit mo? Ano daw color nito? Yung sweater mo, ah. Tsaka ito. Anong color? Anong color nito? Hindi, tinatanto, sabihin mo, anong color nitong chinelas mo? Sabi mo kay doktora. Anong sabi niya? Gusto niya doon? Hindi na niyo maalamot. Sige, sabihin mo na. Ngayon, nandito ka. Sabihin na. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka dalit? Nasaan ka ngayon? Ano nga itong pinuntahan natin? Sabi ko sa'yo? Ano pupuntahan natin dito? Anong lugar na nga ito? Sabi ko sa'yo, pupunta tayo ng... Sa pantay na ako, naglalakad siya. Ano po, madalang po. Pagka, siyempre yung may mangga po doon. Maraming mga nalalaglag na namumulot din siya. Pero po, kaya ba niyang... Opo. Parang kayong magtuturo na naman. Kinakausap ko ni doktora, dahil sabihin ko. Taas mo ang ulo ko. Taas mo rin ulo mo. Taas mo rin ulo nito. Tingnan mo nga yung ano, yung dinikit ni doktora doon sa taas. Para kang magtuturo ng liguan, Jennifer na. Oo. Huwag kang upo dyan. Dito ka na, ano? Dito ka lang upo. Yan, dito ka lang upo. Tayo ka, tatatas natin yung pajama mo. Kaya may pinipa. Malaki po yung talagang in-approve niya talaga. Hindi ka na dito. Natutulog po ba siya sa araw? Upo, natutulog din ang ulo. Sa gabi, maganda laki. Oo, ganun din. I-adjust po pang pwede pa. At ngayon, pumasok siya. Tapos, nilatulad mo. First po, check up. Tagain, pagdating mo. Tapos, pangakan na po ng rekwatan. Ito, ito tayo dalawa ng damit. Yan sa'yo, ito akin. Ganon. Tapos, pag bulan, yung sitaw lang, kamay ang gamit mo ng kutsilyo, ha? Pinigyan mo siya, meron ka. Marunong naman po sa doktora. Magsampay ng nilabhan mo. Masasampay na siya? Sige. Parang huwag kong ayaw. Sa ikaw na magsampay ng ano, masakit na hindi ko. Kukunin, pipigam mo. Tapos, pwede mo, kaya ba niyang maglaban ng sarili niya ng underwear? Sige. Mylene, anong gusto mong kainin? Anong gusto daw kainin?
Hindi mo? Ano yung, ay binilhan ka ba ni Daddy Prof yun ng pagkain? Ano yung binili niya sa'yo? Ha? Hamburger tsaka French fries. Kinain mo ba yun? Sasabihin na niya yung pangalan ko eh. Tapos hindi na niya nalala. Sabihin niya na kanina eh. Nasa ano? Sabi ni Jeannie, hindi ko na maalala. Pero kanina yung mga signboard na daanan natin, di ba? Binabasa niya. Binabasa niya. Nababasa po niya, doktora. Kaya makakapulong yung ipasyal. Tapos yung driver namin, kinumusta siya. So, Ate Miley, kumusta? Punta na tayo ulit kay doktora ngayon. Sabi niya, ikaw yung driver? Sabi niya. Wait lang. Sige po, doktora. Salamat po. Tayo na. Lalabas na tayo. Tayo ka! Tayo na. Dali na. Tayo na. Lumulog. Masama yung ganyan. Dati ang bumayad. Wait lang. Tapos na lang check up ni Ate Maylin at babalik kami sa March 16 uli. Ayan. Ayan, kararating lang ng Team Daddy Frankie dito sa tinitirhan ni Ate Maylin. So, galing kami sa Dagupan para ipa-check up siya. Ito yung third time ng kanyang check up. Napon na yung kanyang mga tsinelas tsaka sweater. Andun siya, lads. Thank you.
Dapat wala siyang una. At least malaki na improvement, no? So, anong sabi ng Dr. As? Okay na yung ano pala? Yung mga kababayan, hindi ako nakaakyat ngayon, no? Yung mga resita nasa iyo na. Andiyan yung pati resibo, te, no? Opo, narito. 5,080 yata yun lahat. Binili nyo na isang buwan gamutan niya. Okay, that's... Ay, sorry. So, balik natin, March 16 ulit. 16. March 16. Okay. Mga gamot niya. Same pa rin yung mga gamot niya. May tabi mo yung mga... Pero... Dati po ito, tingin ngayon, parehas na siya ang tingin. Tumaas na. Okay. Bibilhan mo na lang siya ng milk na, ha? Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. May awa ang Diyos. Tapos magbibigay din ako ng budget niya, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6,000. No? Laban lang tayo. Ha? So, at least, may pagbabago na. Diba? Anong sabi ng doktor sa'yo kanina? Natutuwa rin po naman. Natutuwa si doktor? Opo. Okay. Kasi dati hindi niya nakakausap. Mm-hmm. Yung sinasagot siya, te, kung ano yung tatanong ni doktora sa kanya, sinasagot niya. Ngayon sumasagot na siya. Opo, sumasagot na siya. At least dati-rati, di ba? Pahirapan magsakay. Ngayon nakaupo na siya. So, salamat sa Panginoon. So, ayan mga kababayan, hanggang dito na naman po muli ang update sa pagbisita at pagpapa-check up natin kay Ate May. Pag-pray po natin, sana tuloy-tuloy ang kanyang magandang pag-recover, no? Ayan, maraming salamat sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW, lahat po ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie, maraming salamat po. At syempre, magpapaalala po si Daddy Frankie, baka may mga hindi pa nakapag-follow sa ating YouTube channel. Ayan, pwede po tayo mag-follow at click na rin yung bell button na sa ganun. Lagi po kayo ma-update sa ating mga upload videos pa. At para mas makatulong pa. Doon din po sa ating Facebook page, Daddy Frankie Official din. Shoutout po sa Team Rise Above. Ayan, at kay Mama Maria Pasumoji. Ayan, kay Pardo B, shoutout po sa ating lahat. Kabayan USA, ayan, mega love shoutout. Kay Pexi Lixi, shoutout po sa inyo. Ma'am MC, ayan, mega love shoutout po. God bless po, bye-bye.